Do you have a boyfriend? Honestly, guys, age reveal, please. Best lesson life has taught you. Sampalin mo idol cat si David para matauhan. Hey guys, it's me, Ara, and today I'm back for another vlog. And as you can see, parang first time na mag-isa ako. Usually kasi when I vlog, may kasama kong family or friend. Yeah, pero today, it's just me. And ang gagawin lang natin is, we're gonna have a chill Q&A. Recently kasi, I've been more active on Facebook. Kaya, I've been getting a lot more comments and questions from you guys there. So, today, I'm gonna answer and react to your comments and questions from Facebook. Your dream project. Actually, it's happening now. Kasi, grabe talagang pinapanood ko lang si Direk Coco before. And I already met him when I was like in high school. And hindi ko in-expect na naalala niya yun. Na nung bata pa ako, tapos dinala ako ng dad ko sa isang party. And then yung next time na nakita ko na siya was ABS-CBN Ball last year. And then, yun, naalala niya ako. Then, nag-usap kami na parang sana we work together. Parang sabi ko, palagi kitang pinapanood. And then, yun na nga, nagkatotoo months later. So, and yun, I'm just super thankful sa tiwala. And I'm just looking forward to more taping days and learning more sa show. But aside from the one now, I'd have to say Rongkong. Kasi yun talaga yung ang pinapanood ko growing up. Yun yung mga She's Dating the Gangster, Starting Over Again, yun yung mga favorite ko. And I think, parang ibang side din ni Ara yun if I would do a rom-com. So, yun. Next. Sigurado tinuturuan ito ng papa niya, umarte. Magaling rin kasi siya na director si Ricky Davao. Yeah, of course, guys. I always say na that my mom and my dad, mentors ko na talaga sila. Ever since I started doing acting workshops, ganyan. And syempre, ito, it's my first teleserye. And yun nga, tama ka. Since my dad's also a director, palaging iba din yung perspective niya sa mom ko. So, my dad, sinasabi niya, oh, okay yung ginawa mo sa eksenang to. Pero syempre, he also gives his suggestions. Like, siguro, mas tagalan mo yung reaction ng ganito. Or, mas, parang remember yung mga angles mo, parang know kung saan yung mga camera mo. Minsan mas technical din yung advice niya because alam niya yung mga camera, yung mga lighting kasi nga he's also a director. So, super blessing talaga yan for me sa first project ko na to. Okay, next. Idol Catherine, sagutin mo na si David. Well, abangan na lang yan sa mga susunod pa na eksena. Diba? Ayoko naman mag-spoiler and all of that. So, we're still taping, kaya madami pang hindi napapakita. Ito naman, ako talagang very batang Quiapo themed ang lahat ng comments niyo. So, good morning, Kat. Ano po almusal ni Lola Tindeng? Hindi ko na po alam ang next, pero yung last na pinakitang eksena is nilutuan niya ako ng ginisang sardinas na may pechay. Tama ba? Oo. So, yun, it's been such a joy din to work with Mom Charo. Sobrang bait niya and ginaguide din niya ako. And yun, so abangan ng mga future Catherine and Tindeng scenes. Malaki twinslet ang ganda. Talaga ba? Parang ngayon ko lang na-receive yung comment na to. Kasi usually pag sa artista sa Hollywood, they tell me na, oh, you look like Drew Barrymore, Anne Hathaway, ganyan. Pero yung Kate Winslet, parang first time ko nakita. And I think this is because of my recent scene with Tindeng na. Kasi yung buhok ko is parang messy bun na may buhok dito. So, I think yun nga yung look niya sa Titanic. So, thank you. I'm flattered. Sampalin mo idol cat si David para matauhan. Alam nyo guys, nung motorcade, na-shock ako. Kasi alam ko naman na sobrang effective ni McCoy sa role niya. Pero talaga yung mga posters na nadadaanan namin is yung parang, hoy, David! Parang ako ang tatapos sa'yo. Tapos parang natatawa na lang kami. And then, di ba maraming ang naiinis sa character niya. Pero it just means na sobrang effective niya. Di ba? Kasi kung kontrabida ka, tapos galit sa'yo mga tao or kinaiinisan ka, then it means, di ba, na na-affect ka dun sa tao. So, galing mo talaga, Makoy. Idol. Ah, ito. Kath, pakisabi kay Tanggol, pakichinelas si Unsong. Nanonood kayo or kung pinanood nyo na ang Queen of Tears?
you guys would know Unsong. So, siya nga yung main kontrabida doon. One of the main kontrabidas. So, talaga, oh my gosh, sobrang pinahirapan niya yung mga bida. Kasi, syempre, si yung crush ko nga, si Kim Soo-hyun, and then, new idol ko, si ano pangalan ng girl? Kim Ji-won, if I'm not mistaken. Yun, sobrang he made their life so hard. Talagang sobrang pinahirapan niya yung love story nila. But, ano, ang galing din ng actor na to. So, I get why you're saying pakichinela si Unsong. Kasi, one of the most effective kontrabidas I watched din sa K-drama. Panoorin niyo yun, guys, if you haven't. Best scene in Batang Quiapo. Ay, so, siguro sa, ano ko na lang, sa mga scenes ko, yung unang favorite ko is yung nasa sala kami, tapos pinapagalitan ako. Kasi that was the first time na complete yung Caballero family. Yung galing ako sa party, tapos parang, first time kasi na napakita namin yung dynamics, kunyari, namin ni Elijah, kung paano siya bilang kuya, tapos kung paano strict yung lola sa akin, and then si lolo naman, siya yung parang nagde-defend sa akin. So, medyo napakita na rin na may favoritism, and kung paano nga, parang introduction yun ng family namin na first time na lahat kami. And, actually, ano, also yung recent scene ko with Tinde, na gusto ko ng kausap, pero parang iniwasan na niya ako because pinagbawalan daw siya ng lolo ko. And then, I just found it so cute na parang, ay, para akong bata na naghahanap ng friend. Pero, di ba, wala akong makausap. So, yun. More to come, guys. Itong comment na to is coming from, nag-post kasi ako, like, what are your next suggestions for my vlog? Tapos ito, i-prank mo yung sarili mo. Parang, napatigil lang ako kasi parang paano? Yun lang, okay. Country that you want to visit. Ano talaga, I always say, kahit mag-solo trip ako at walang ibang available, New Zealand talaga. As in, gusto ko yung mga hiking, nature, skydiving, kung kung hindi ako matakot. Yun. Isa din yun sa mga bucket list ko one day. So, New Zealand, let's go. Okay guys, isa to sa mga random questions na natanggap ko. Ikaw ba yung nag-pet ng dog ko sa RCBC Plaza sa Makati? Hindi ko alam kung ba't niya naisip to. But, I don't think that's me kasi when I see a cute dog in a mall, alam mo yung parang titignan mo siya dun, kahit lumalayo na, you're just looking at them. Pero hindi ako yung type na I'll pet the dog. And siguro I ask. And parang I haven't been to RCBC naman in a while. So, hindi po ata ako yun sa pagkakaalam ko. What's your favorite romantic movie? Okay, guys, ang dami since nga I'm a rom-com girl. But I'd have to go back to the classic Notting Hill. Kasi parang every time I watch it, natatawa pa rin ako kahit alam ko na yung joke. Kasi natatawa ako mag-isa. Like, yung friend kasi nung bida dun, the friend, the funny friend of Hugh Grant, that character, as in, no fail talaga, natatawa ako. And then also, Crazy Stupid Love, Princess Diaries, sobrang dami. And yun, speaking of Anne Hathaway, my most recent favorite is on Prime Video. So sana you guys have Prime Video so you can watch The Idea of You. Super kilig kasi nire-rewind ko mga scenes. Yun sa story, she's 40, tapos she falls in love with a 24-year-old guy. Pero talagang hindi mo naiisip yung age difference kasi sobrang galing nila and sobrang kilig lang, like yung chemistry. So, yeah, you guys should watch it. Okay, another interesting question. Song you won't get tired to play. Oh my gosh, ang dami. But recently siguro, Recently, Palagi by TJ Monterde. Favorite place in the Philippines? I think nga as a nature girly, Palawan. So, I've only been to Coron actually, pero twice na ako nakapunta dun. And yun, wala, it's super ano talaga. Like, natural beauty and ano ba, yung no filter sa photos na beauty. Na, before kasi, syempre, nagagandahan ka na sa photos ng Palawan. But if you see it, like yung mga greenery, yung mga rock formation doon, yung mga landscapes talaga, sobrang ganda. So if you haven't been, you should go also.
And I wanna go to other places in Palawan din, like El Nido, San Vicente, hindi ko pa napupuntahan. So next, kapatid niyo po ba si Sofia Andres? Magkamukha kasi kayo. Guys, hindi po kami magkapatid, but I do get this comment a lot. And again, I'm flattered because she's super pretty and she's sobrang idol ko din siya in her fashion. Like, I follow her on IG and super cute din ang daughter niya. So, I hope I can work with her also. Combination ka po nila sa Ricky and Jackie Lou, kaya po perfect ang beauty result. Nahihiya talaga ako pag compliments. But I just found this interesting kasi usually sinasabi ng mga tao na hindi, you're purely Jackie Lou. Like, mom ka lang talaga yung face mo. I always say na hindi, combination ako. Kasi yung mom ko mas matapang yung nose, yung features niya. Parang mas tisay ba? And then ako is mas naging soft or parang nahaluan na nga ng Davao. So, ayun. Thank you for this comment. Kung love is blind, bakit may love at first sight? Hindi ko alam kung bakit ko... Hindi ko alam kung bakit kong in-attempt sagutin to, but I found it interesting lang. Kasi yung mga mapapaisip ko, hindi ko rin alam. But when it comes to love at first sight, actually hindi ako naniniwala sa love at first sight. Kasi diba parang kailangan mong kilalanin muna yung tao. But I do believe in parang may nafe-feel ka at first sight na, uy, malakas dating nito, or I wanna get to know them more. But in terms of love at first sight, parang hindi pa siya nangyayari sa akin. Yun, comment if nangyari na siya sa'yo. Who's your favorite cousin? Guys, so if you've been following me nga, alam mo na I'm super close to my cousins and para talaga kaming magkakapatid na nga or like isang malaking barkada. So, I can't choose because iba't iba yung bond namin eh. Like kay Janine, siya yung tinatakbuhan ko minsan about acting, syempre, and about showbiz kasi... Diba, matagal na siya, may mga napagdaanan na din siya that she can advise me. Tapos si Jen naman, iba din yung bond namin. Like, kakulitan ko din siya sa text minsan or magsasend kami ng IG Reels. Tapos si Diego, may sarili din kaming humor na basta. Nang-aasar din siya sa akin. And syempre, since he's my only cousin and my mom's side na lalaki, siya yung tinatakbuhan ko minsan sa mga, kunyari, perspective ng lalaki kung may crush ako. Like, uy, paano ko ba kakausapin si crush? Ganyan. Tapos si Max, ano, baby namin yan. Well, dalaga na siya ngayon. But then, super ano niya for her age-wise. So, I also ask for her advice a lot. So, love you, fam! I can't choose a favorite. Okay, I don't know why I get this question, like, on all platforms, like sa IG, and then sa YouTube, ewan ko, favorite yung tanong to. age reveal, please. So, I just turned 27 noong April 11. I'm an Aries, and yun na yung age reveal. Parang, kasi I always get this question, like, bakit pa sobrang interesting ang age for you guys? So, yun. Best lesson life has taught you. Ako talaga, it's super, ano na, medyo cliche, but I always go back to everything always happens for a reason. Kasi diba minsan, may mga times na we feel na naiinip na tayo, like, bakit gusto ko na itong mangyari? Like, bakit ako na-reject dito? Pero in the future, when you look back, you always realize na, ah, kaya pala hindi ko nakuha yon. Baka hindi pa ako ready or baka hindi siya for me. Baka yung opportunity na yun talagang para sa ibang tao. So, yun talaga. I always go back to everything always has... Everything happens for a reason. Kasi, yun. I mean, sometimes there are things that it's hard to accept. Na, diba, bakit hindi siya nangyayari ngayon? Like, yung gusto mo magmadali. But then... You should always go back to that. Kasi kung hindi man mangyari now, baka hindi talaga siya for you or hindi pa ngayon. So, yun talaga yung belief ko. So, eto na. Every time nagpapa-Q&A ako, hindi talaga nawawala ang mga love life questions. So, eto naman. Ano ang type mo sa lalaki? Well, siguro sa ugali is just, diba, genuine ka, funny, respectful, and all those. So, ewan ko if this means physical type. Pero kung sa physical type,
crush ko nga is yun si Kim Soo-hyun, RM from BTS. Dito naman like Carlo Aquino. And yun, basta ako Asian, singkit, or Pinoy or Chinoy. Kaya, di ba sila Kim Soo-hyun, then RM from BTS. Sila yung parang maliliit nga ang mata. Oh, and also, ano, mahilig din ako sa mala-athletic build. So, di ba sa BTS, si RM yung pinaka... parang maano ba, ma-muscular or like athletic build. So, ito na. Do you have a boyfriend? Honestly, guys, wala talaga. Like, hindi ko naman sinasara, pero at the same time, parang work kasi and sarili lang ang focus ko ngayon. Yun nga, hindi ko sinasara. So, if someone comes along at the right time and right situation and it's the right person, diba, yun, I'm not closing any doors. Yun, so, pero for now, honestly talaga, dito showbiz answer, wala talaga. Okay guys, so that ends our short and chill Q&A with me. Yun, thank you for sending all your questions and comments on Facebook. And thank you sa lahat ng mga sumusuport sa role ko sa Batang Quiapo. I see your comments. Hindi ko man nare-replyan lahat, but I do get to read most of them, I think. Thanks so much for watching, guys, and please keep sending your comments and suggestions for my next vlog. See you guys soon!